maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung tayumangge. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, ang kasama ko po ay ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Engineer Rosendo. So hello po, Kasendo. Kasama din natin ang ating kalughasang doktor, si Dok Sosie De Leon. Hello po. Hello, Amy. Hello, Kasendo. Yeah. Hello. Kamusta po? Kasendo, okay, outdoor si Dok Sosie ngayon. Kita mo naman. Noong nakarang araw, maulan. Ngayon, sa lugar ni Doc Sosie, walang ulan. Hindi, nandito ako sa Ragitan. Ganun talaga kung mahina yung internet, kailangan na sa labas. Okay, nabanggit mo kasi doon yung mahina ang internet. Mahina ang, di ba yung sa smuggling, merong ano yun, yung sinusubaybayan? Ano yan ang tawag doon? May tayo. Doon sa RA 10845, no? Smuggling of agricultural product as economic sabotage. Alam ba ninyo yan is ano, kung ma-file yan sa korte, wala kang bail, ah. Hindi ka pwede makalabas kung ikaw isang smuggler. Ibig sabihin, maglilitis yung korte, habang naglilitis yung korte, nakakulong ka. Kahit Pinoy o foreigner ka? Oo. Minsan nasa nationality eh. ito is ang magandang batas. Pinos natin 'yan eh na gawin batas ito. And maganda ito, no? Ang nangyari is napasa yung batas. So dapat implement ng gobyerno. 'Yun ang kailangan natin. And nung isang araw may nahuli sa Subic, no? Oo, nagpasok ng labong. Imagine labong. Labong. Labong talaga. Napakadami labong dito sa atin. bamboo shoots, mushroom, mga vegetable na bagyo vegetable type, no? Yung mga carrots, yung mga broccoli, yung mga yan, cabbage, galing saan? China? Galing China, ang na-trace natin yung company, ano eh, 2020 pa pala pumapasok na. Oh. And then, nagtataka tayo, sinasabi ng custom, sinasabi ng DA, na walang pumapasok. Pero kung i-search mo lang sa internet kay kaibigan natin si Angelo Palmore, siyang nag-check si Kong, dating congressman, siyang nag-check sa internet, siyang nakita, sabi niya, ako, dati pa pala pumapasok na ito, kahit sinasabi ng DA tsaka sa custom, walang pumapasok. Mabalik lang, natutuwa ako at meron ng batas niyan. Sino ang nag-author ng batas na yan? Yeah, ang sa Kongreso, linakad ito ni Congressman Conrad Strelia, si Congressman Pacoy Ortega. Sa Senado naman, si Senator JB, tsaka si Senator Cynthia Villar. Sila ang nag-push niyan. Of course, ang samahan natin, no, talagang tinutukan ito
Kasi ano eh, kailangan natin ito eh. Dahil ang Abono Party List eh, member ng SINAG, so talagang tinulungan tayo para at least ma-approve itong batas na ito. Alam mo ba, Dr. Sosi at Emmy, ito is ano ha, kung may nagpasok na worth 1 million ha, worth 1 million. Except yung sa rice ha, other agri product, mga gulay, mga baboy, mga chicken, clog or any agri product na pumasok dito, worth 1 million. Ikatabutansyo. Yung sa rice naman. So, mabigat itong batas nito kasi walang ibang economic sense. Ito lang sa agri. Oo. Oh. Hindi, tanong ko naman dyan. Asendo, tanong ko naman sa'yo. Kailan na pinromulgate yan? Kailan nagsimula yan? At may nakulong na ba? Yun din yung tanong ko. May nakulong na ba dyan? Kasi no, may na-approve ito 2019, no? 2019. Okay. So, bagong batas pa lang, pero at least na-approve ng Kongreso. And dapat sinubukan natin eh. Yung SINAG, sinubukan natin nag-file ng kaso. Mm-hmm. Pero sabi ng korte sa atin, ang kosto mang dapat mag-file. So, so ang gagawin natin kung hindi nag-file ang custom, isasama natin sila para at least ano, pwedeng case, no? Ibig sabihin, kakuntya ba sila para at least isasama sa kaso. Yes, isasama sa kaso. Pero ngayon, balita natin, nag-file sila ng case daw. So, hinintay natin kung saan nila pinile yung case para at least may masample lang. Pero yan nga kasendo, ako may kukwento ako sa inyo. Meron ngayon, ito eh, ornamental actually, maraming mga bulaklak. Ang tawag na dito hibiscus, iba-ibang klase. Pero pag uusapan natin ngayon, yung hibiscus na pwedeng gawing wine. Alak wine? Alak, oo, alak. Pag-uusapan natin yan. Meron tayong makakasama galing po ng Botolan, Zambales. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Sosi and Casendo, ngayong araw po may papakilala ko sa inyo. Siya po ay galing ng Botolan, Zambales. Kilala nga po ang kanilang farm, ang Serrana Farm, sa Hibiscus Wine. Kasama po natin ang isa sa director ng Serrana Farm, si Sir Jake Mactal. Hello po. Good afternoon. Good afternoon po. Magandang araw sa iyo, Jake. Magandang hapon po. Magandang araw sa iyo, Amy. Magandang araw sa iyo, Casendo. Yeah, gandang araw, Doc. Opo. Sir, and Doc Sosi, Casendo, ngayon ko lang po nadinig itong hibiscus wine. At saka yung hibiscus. Sir, Jake, ano po ba itong hibiscus? Tapos i-walkthrough nyo kami dun sa ano, hibiscus wine. Ang hibiscus po, yung tawag ho namin dito sa Botolan, yung mga local na aitas po tawag nila, alas 12 o sa pinit. So, nung 2012, late 2011 to 2012 po kasi kami nag-umpisang magtanim nito. Actually, tribute na po namin po ito sa late director po namin, si Dr. Naomi Dilodilo. In-introduce niya po kasi yung Rosel or yung hibiscus sa father ko po. Kasi nung time na yon nagtuturo po siya sa Malaysia. So may tanim by the hectare po kasi yung taniman po doon sa Malaysia. So in-introduce niya po sa father ko. And then nung nagdala po siya dito sa Pilipinas nung buto, pinatanim ng tatay ko po, nung father ko po sa farm namin. And then nung tumubo po siya, sabi ho nung mga tao ho namin na mga locals ho from Botolan, sir, yung pinagtaniman niyo po sa amin nito,
yung pinatabas niyo yung tanim doon, it, yun din ho yung tanim na yun. Pareho lang. Bakit niyo pa ho pinatabas yung tanim? So doon namin realize na figure out na indigenous pala yung hibiscus, yung Rosel or yung alas 12 dito sa Zambales. Actually, hindi lang po dito sa Zambales. Eh. May mga iba hong nakakaalala ho nito sa mga exhibits ho na napuntahan ho namin from Tarlac, from Iloilo. Meron din ho sa Mindanao. So, medyo nakalimutan na ho yata siya, pero indigenous ho siya dito sa Pilipinas din po. So, yung sa wine naman po kasi, ang vision ho kasi ng father ko po and nung late director din po namin, ang goal ho kasi nila is more into value adding po eh. So, instead ho na raw materials lang ho yung ibebenta ho nila from the farm, nag-isip ho sila ng maggumawa ng products. So, isa sa mga products ho namin out of hibiscus yung Zambalino wine, yun yung brand name niya. And then, isa sa mga variants niya yung hibiscus or yung Rosel. So, since 2012, every year nagtatanim po kami nung hibiscus kasi annual crop po siya. Kusa ho siyang mamamatay ho towards December, January. And then, tanim ho ulit kami starting pagkatapos ng summer, mga April, May. Mga ganun ho yung period ng pagtanim namin. Then, yung harvest niya po, ngayon po, paumpisa pa lang ho yung pagbulaklak niya. So, kasi nagbubulaklak ho siya pag mas mahaba ho yung gabi. Mga towards end of October or middle of November, yun po yung pinaka-peak nung harvest niya po. So, ito ba, no? Ito ba maselan sa tubig or hindi naman? Hindi naman ho siya ganun ka maselan ho, pero mas gusto niya ho na direkta na nasa araw po. Direct sunlight ho yung gusto niya. Na-observe ho namin na sa areas na hindi ganun kaaga yung pagkaroon ng sinag ng araw sa kanya, mas late ng konti yung pagbulaklak niya. So mas nauna po nagbubulaklak yung mga tanim na full sunlight po siya. Ano pagkakaiba niya sa yung regular na gumamela? Yung sa regular po kasi na gumamela, si ano yung scientific name niya po, si Hibiscus rosa sinensis. Hindi okay. Po kasi basta maasim ho yung lasa niya, parang cross ho kasi ng sampalok and kamyas yung lasa nung bunga ho nung Rosel. Kahit ho yung dahon niya ho pwede din kong kainin. Ginagawa din ho namin siya sa na green tea. And then yun, yung mga tao po dito, yung mga locals ho dito, ang silbi ho nila sa dahon or dun sa bunga pang sinigang po, pang sigang ho nila. Talaga? Pang sinigang yung gumamela? Ngayon ko lang po nalaman yun. Ang tagal ko na lang nag-ano na gumamela, pero parang sa amin palobo lang yung ginagamitan namin ng ano eh. Yeah, hindi yata pareho yung gumamela na ginagawa natin na hinahalo sa balon. Oh, saka yung kinakain. Iba yung nung bata, di ba? Yung sinisipsip pa yung gitna. I think ibang klase ito. Jake, nabanggit mo na indigenous. Ibig sabihin noon ay katutubo sa atin, ganun ba? Opo, tama po. O ngayon, every year magtatanim, every year mamamatay. Is it worth it? Kumikita ba dyan? At saka ganong kalaki ito yung plantasyon nyo ng hibiscus na yan? Personal ho naming plantation, nasa 3 hectares ho yung area na pinagtataniman po namin. Kasi yung ito po yung sa finished product na ho ito. Ito yung dried na ho ito. Kung kita ho sa camera. Okay. So, sa isang tanim ho kasi, sa isang tanim ho namin na from April or May ho tinanim, at least yung na-record ho namin, yung average niho is 5 kilos yung harvest sa isang puno. Pero out of yung 5 kilos ho na yun, less yung half nung weight ho nun is yung pods para sa buto.
And then divided by 10 kasi 10 is to 1 yung drying po nitong nung fresh po to dried po eh. So para makapag-harvest to kami ng something significant po para sa production po namin, madami po talaga yung tanim po namin. Pero para sa paggawa po namin ng wine, yung fresh po yung gamit po namin pagka-harvest, pagkatanggal ho ng buto, pagka-hugas, yun po yung fina-ferment na po namin. Yung sa dried po, ito yung gamit po namin dito pang juice, pang gawa po ng tea. And then, minsan din po nagagamit din po namin sa mga non-food na items, so like soap, mga soap po. Pero banggit mo buto, pagka nagtatanim kayo, galing sa buto or cuttings? Apo, from seed po. Actually, may seeds po ako dito. Ito po yung buto niya. Maliliit po siya eh. So sa isang pod po kasi, at least 30, on average po, 30 to 35 pieces po yung laman niya. So kung nakita po ninyo sa camera, medyo maliliit po talaga yung buto niya. Oo nga, maliit nga. Sa ibang mga locals din ho dito sa Botolan, may nakausap po kaming 70-year-old. Nung bata daw po sila, itong buto naman po ang ginagawa po nila. Tawag ho nila Ovaltine kasi sinasangag ho nila yung parang rice coffee ho. Tapos ginagawang drink ho. Parang kape po nila. Yun lang po yung nakwento po nila sa akin. Ang dami palang gamit itong hibiscus. Opo, marami po. Actually, meron din ho kaming hindi pa ho nade-develop. Kasi pwede din ho mag-extract ng fiber dun sa puno once namatay na po eh. So, hindi pa ho namin siya nagagawa kasi sobrang madami na ho kaming inaasikaso year, every year. So, yun isang product pa ho hindi pa ho namin na-explore po. So, galing po sa buto, gaano po katagal ang hihintayin natin? Direct seeding po kami. Before, previously po, siniseedling bag pa ho namin po ito by towards March. Kaya lang na-figure out din ho namin na kung isi-seedling bag ho and then ito transplant, masyadong labor-intensive and matagal. So, ginagawa ho namin direct seeding direct. Ho. Direct na. Matibay naman din po kasi siya unless bagyuhin and maputol po yung ugat niya po. Eh. So, in a month's time, at least knee-high na po siya. And then second month, bewang na po siya. Third month ho, nasa may balikat ko na po yun eh. And then fourth month, lampas tao na po siya. So pwede naman po namin siyang itanim kahit po later part po nung before mag-August. Pinaka-latest po sana is August. Para po kasi mas marami po yung harvest po namin nung bunga, nung sa bulaklak niya po. Kaya po nagtatanim ho kami nung mas maaga para medyo mas significant ho yung harvest ho natin. Ito ba sa mas maganda? Sa sandy loam or ano, clay area? Pwede din naman po siya sa clayish na lupa po. Basta direct sunlight po. Sandy loam ho yung isang tinataniman din po namin. So okay naman din po siya sa sandy loam din po. Sa Botolan lang ba yon or other parts of Zambales? Pwede ba yan ang Pangasinan, Bulacan, Pampanga? Meron ka bang nakitang ganyan? Pwede po. Actually po sa Pampanga po, kung pupunta po kayo sa Pisaw po, minsan may tanim po sila sa Pisaw po. May konting rosel po silang tanim. Sa Tarlac po, meron din po kaming nakakausap po na may konting tanim din po. Actually hanggang Visayas, Mindanao po, meron din ho kaming mga naging customer po na nagtanim din ho, nag-start ho silang magtanim nung sarili ho nilang plantation sa Surigao po. Naka 3 times po yata silang order nung buto a few months ago po. Hindi, nakalimutan ko lang kung kamusta yung plantation ho nila. Yeah, so far ano sa Zambales eh, ilan kayong may plantation na gano'n? Kung parang sa amin naman po, parang in a way, parang halos hindi gano'n kalaking commercial po. Pero the biggest po, I think kami po. And then may mga smaller farms din po. Like sa Candelaria po yata, may narinig po kami. Pero hindi ko pa po personally nakita.
Pero meron din po sa Candelaria and I think sa Santa Cruz. Formerly po doon sa ABS-CBN Foundation sa IBA. May project din po si the late Gina Lopez din po nitong a few years ago po eh. Doon po sa may lupa or farm yung ABS-CBN Foundation. Opo. Sir, sa inyong farm, ilan ang variety ng hibiscus natin? Parang kasi nababanggit mo, parang iba-iba. Meron po kaming kinukultivate po na yung isa pong mas malaki po yung bunga and then yung native po din po siya na puti. Puti po yung bunga. Pero parang more on para lang i-conserve lang, para lang ho ma-preserve ho namin yung variety na yon. And then meron din pong isang red din po na maliit. Maliit lang po yung bunga pero yung dahon niya po kasi hindi kagaya ng ibang varieties ng hibiscus, ng Rosel, na fibrous yung dahon. So pag pinatuyo po yung dahon, maganda ho siyang pang tea. Nagme-melt po kasi yung dahon niya po pag natuyo na po. And then may isa pa hong native din po na pula pero mas maliit lang po yung bunga. So parang 3 or 4 varieties din po yung tanim mo po. Okay. Jake, na nabanggit mo kanina na merong puti, may pula. Naalala ko lang, di ba ang wine, may red wine, may white wine. Opo. Meron bang classification yan na kung anong variety ang gagamitin mo? Ang gamit po kasi namin dahil yung habol po namin yung kulay, yung red po. So, isa po siya sa mga red wine na varieties po namin. Hindi lang po yata kita sa kulay po, yung kulay po sa bote. Pero ito po, deep po yung pagka-red niya po. Nagaling dun sa bunga niya po mismo. Tapos may katabi. Ano po yung katabi na yan naman, sir? Ibang mga variants naman po nung wine ho namin. Ito po yung mangga. Bale po any fruit tree ho meron ho kami dito. Ayun, pinaprocess din po namin nung mga products din po. Ilang ang percentage ng alcohol po? Yung gawa po namin 24% po yung alcohol niya po. Medyo mabigat ha. Isang shot. Opo, pero hindi lang din ho kami gumagamit ng sulfites pang preservative. So hindi ho siya amoy matapang or yung may hangover kinabukasan po. Ano katagal naman na istorya kung gumawa ng wine? Ano ba yan? Matagal, okay lang. Yung sa pag-process ho namin, on average po, 6 to 8 months yung shortest. Meron ho kaming batch na more than a year din po siya i-ferment. Storage naman po, as per FDA guidelines po, nilalagyan ho namin ng parang expiration ng 2 years, pero technically hindi naman ho siya nag-expire. Pero dahil guideline or regulation lang po ni FDA, so parang may 2-year po na window po yung products po. Sa isang bote, more or less, ilang puno ang gagamitin o isang puno, ilang bote ang magagawang wine? Sa fresh po kasi, sa isang drum ang ginagamit po namin at least 30 to 40 kilos po nung harvest po. So, mga ilang puno din po yun. Kung 5 kilos yung average po namin. Ilang puno lang naman po, mga... 6? Opo, mga ganun. 6-7. Mas prefer ko lang po kasing gamitan ng mas marami po na raw material. Kasi supply naman din po namin. And then, mas gusto ko po yung kulay na mas marami po talaga yung gamit po eh. Sir, parang nakita ko, ang ginagamit nyo for the wine is yung bulaklak. Pero... Actually po, parang kung yung kung sa anatomy ho mismo niya, calyx ho kasi yung term, yung tawag. So parang bunga ho siya. Yung bunga. Ito po siya, kung makikita ko lang sa screen. Ito po. Oo, yan. Yan po yung bunga po. And then,
yet po yung flower po. Pagka hindi pa ho mature, nagbo-bloom po kasi ho siya. Oo. Kaya din po, kaya din po pala alas 12 ho yung tawag. Magdo-bloom ho siya early morning. And then pag noon time po, sarado na po yung petals ho nun, kagaya ng ganyan po sa picture. And then babagsak na lang po yung petals niya po pagka after lunch ho. And after, pagka mataas na po yung araw po. So once lang po siya nagbo-bloom and then magmamature na lang po yung calyx hanggang sa pag nagbuka na ho siya ng ganito po, pwede na ho siyang hina-harvest na ho namin siya. Yung calyx is pagka nag-mature nagiging bulaklak, tama? Pag nag-drop na po yung petals niya po. Pero pag ganito po, medyo early pa ho ito na stage kasi may petals pa po siya. Okay, tapos ang mangyayari after niyan? Then yung hapon din na po 'yon, ito po yung nagsasarado na po yung petals niya, then babagsak na po siya. So binibigyan lang ho namin ng mga a week or 2 weeks. Ito po after a week na po 'yung na bumagsak po yung petal, nakasarado pa po siya niyan po eh. Okay. And then mga 2 weeks, magbubukas na po siya pagka red na po yung nasa gitna, yung pod niya. Ay i-harvest na po namin. So isa-isa ho talaga siya namin po siyang hina-harvest. Mano-mano siyang hina-harvest and then ganong kataas yung pinakamalaking puno at saka ang distansya ng kada puno sa bawat puno, ganong kalalayo? 1.5 by 2 meters po. Pero yung 2 meters din ho na yun, nagpapang-abot pa rin ho yung branches niya ho nun eh. So every month, starting second month po, ideally nagpo-prune ho kami para lang ho mas sturdier yung base niya po. And then humag- gano'ng kataas naman siya? Lateral. Jake? Yung taas po, lampas tao din po siya. 6 feet or more po eh. Jake, hindi mo pa ba nasubukan mag-ano? Pwede bang i-drafting yan? O wala? Hindi pwede? Pwede po. Kaya lang din po after ng ilang cycles din po ng pagbulaklak po, namamatay din po siyang kusa. Yung isang variety po na maliit po na red, yun hanggang 2 years po siya nabubuhay. Yun po kahit cuttings lang po kami ng cuttings po doon po eh. Pero ito pong ginagamit po namin sa wine, hindi po talaga siya tumatagal po nung ganun katagal po. So aside from wine, anong ginagawa nito? Wine, tea, kasi po sa, actually kung yung mga taga Manila po, kung nagsa Starbucks po, kilala ho nila ho yung name na hibiscus kasi may drink din po sa mga coffee shops like Starbucks po nung hibiscus din po eh. Kaya lang po kasi, imported po kasi yung source ng mga coffee shops po na yun po. Mm-mm. May nakita kong picture tapos yung pinaka branch niya is hindi ganoon laki, tama. Parang maninipis lang din po yung branches niya. Kaya din po pagka binagyo na po kami, hinahayaan na lang ho namin siya and then nagpo-prune ho talaga kami pang precaution para po hindi ho masyadong mag-sag yung puno po eh. Tanong ko lang, Jake. Wine eh, pag sinabi mong wine normally European, ang yung sinasabi lang maganda. Ano ang market ng local wine natin, particularly yung sa inyo, laban sa mga imported naman? Target ho kasi namin mostly mga boutique customers po na hindi ho bumibili po nung, kung imported man ho yung binibili ho nila, hindi yung commercialized. More on AB yung sector po, hindi ho kasi namin siya kino-compete with brands like yung mga Carlo Rossi kasi sila po mass-produced ko yung products while kami po halos manual ho yung process. So more on yung target ho namin is yung higher end mga resorts ho. Dito ho may mga local resorts ho kami dito na clients. Kaya din po medyo affected din ho kami dahil sa pandemic dahil matagal ho nagsarado ho talaga yung mga local na resorts ho dito and restaurants po. So yun, medyo affected ho talaga ho kami. Sir, sabi mo kanina, parang
sa loob ng isang taon, isang beses lang talaga siyang magbunga. So, paano yung maintenance? Multiple times. Usually cycles ho siya, nakaka 4 or 5 cycles ho, if tama yung naalala ko. Nagsistart earliest ng mid-October, end of October, and then halos every 2 weeks po yung mga cycle niya po. Yung pinaka-late po is around December. Nakikita niya na po na natutuyo na po yung puno, nag-drop na din ho yung mga dahon niya po. Pero ngayon ho pala, magta-try din ho kami ng second cropping niya po. Kasi yung may trial ho kami last year na December tinanim, umabot din ho siya nung April kahit na medyo hanggang lampas bewang ho. Pero may ma-harvest pa rin po kami. Oh, ang iniisip ko na once, isang taon is yung buhay pala nung hibiscus. Oo, pero ang kanilang fruiting ay tuloy-tuloy. Opo, may cycle tuloy-tuloy po until na mag-dry up na po talaga yung puno niya po. So, pwede ba natin pag-usapan sa ating pagbabalik yung mga maintenance, tapos ano ba mga sakit at peste na tumatama po sa ating mga hibiscus para tuloy-tuloy ang ating takinabang? Ito po ang Agree ako dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Jake, iniwan ko po yung katanungan na paano ba yung tamang maintenance sa ating mga peste o sakit ba na tumatama po sa ating mga hibiscus? Yung sa peste po, cotton bugs ho yung napansin ho namin na yun ho yung kumakain ho ng dahon. So dito ho sa Botolan kasi may mga ilang cotton trees ho kami dito. So, napansin ho talaga namin na yung mga cotton bugs na yun, gusto ho yung dahon. Tapos may mga alaga din ho kasi kami ditong mga tupa na hindi sila nakakulong. So gustong-gusto nila yung lasa. Kinakain ho talaga nila yung dahon pati yung bunga ho. Kahit ho pag nagpapatuyo, nagsasundry ho kami, pag nalingat ho kami, kakainin ho talaga yung pinapatuyo. Nakabantayan. Sa maintenance naman po, ang ginagawa ko kasi namin dito from land prep, araro ho kami. And then, hindi ho kasi kami nakapag-mulching ho dito. Dati ang mulching na lang ho namin dito, mga patay ho talaga na damo. Pero yung maintenance niya ho from first month niya ho, mga by May, June of the year, every month nag-de-weed na lang ho kami mano-mano or via grass cutter ho, mano-mano na pagtanggal. Para lang ho hindi sila makipagsabayan ho sa Rosel. Yeah. Pero once waist-high, knee-high na po siya, above the knee na po, mabilis na ho kasing tumubo every month, ganun ho yung increments ng pagtubo niya po eh. Anong pataba ang gamit? Ayun. Yung pataba ho namin dito, kasi lalo na ho ngayon na yung area malawak, ang nagagamit ho namin dito, meron ho kaming seaweed na based ho na fertilizer na foliar. Bali, may halo ho siyang vermity ho. So, vermicast, seaweeds, ano pa po ba yung halo namin, molasses, coconut oil, para foliar ho namin siya na sprayan. Sa hindi naman ho pag-spray na fertilizer, ang nagagamit ho na lang namin dito pag kailangan ho talaga, sulfate ho. Nagsusulfate na lang ho kami during first few months kung kinakailangan po. Pero since 2 years ago po, dahil sa nagtipid, hindi na lang, foliar na lang ho yung ginagamit namin for the past 2 cycles po. Or the past 2 years po. Sir, sa ano naman, pagdating naman sa benepisyo po ng hibiscus, ano-anong mga magandang benepisyo nito sa ating katawan? Sa benefits naman po, sayang ho kasi kung nandito lang ho talaga yung director ho namin na yun. Doctor ho kasi siya,
last month, unfortunately, na namatay po siya last month. So basically yung dahil yung color niya naturally red, so very rich in antioxidants, vitamin C, and then may bioflavonoids din ho siya para ma-absorb yung vitamin C sa katawan. Pero marami pa ho siyang benefits like yung sa blood sugar daw po. Ganun. So meron pa ho talagang marami pa hong benefits kahit ho yung kami po regular daily ho kami umiinom, kahit yung anak din ho namin umiinom din po nito halos every day. Jay, anong yung sinasabi mong yung alcohol content 24? Yung bang mga ibang wine, ano ang normal na alcohol content? Kung sa Philippine National Standard po kasi nung tropical fruit wines, ang classification niya po is between 8 to 24 po eh. Nag-24 po kami para din po hindi, supposedly hindi na po mag-ferment into vinegar once open po eh. So yung sa amin naman po kahit pag one glass or two a day, pwede pa rin hong inumin kahit ho hindi ho siya refrigerated kasi hindi ho mababa yung alcohol na magsusuka po siya upon opening ko. Sir, pwede mo bang galing dun sa pag-harvest hanggang mailagay sa bote, paano ang proseso po niya? Yung rough process niya po, so pagka-harvest ho namin, tatanggalin ho namin yung pod, yung sa buto, kasi ipipreserve ho namin, i-dry ho, and then kukolektahin ho namin yung buto for next year's cycle. And then upon washing, ferment na ho namin sa mga drum ho namin, yung mga calyx. Basta fresh ho yun. And then, yung shortest, mga 6 to 8 months ho yung sa Rosel. Yung ibang variants naman ho kasi umaabot ho nung a year. So may racking phases din ho. So 3 times din ho siyang nirarack yung finifilter. And then bottling na po kami after nung third racking, after nung third na filtration po. Yung pag storage ninyo, alam ko merong humidity and temperature dapat kayong i-maintain dyan eh. How do you do that? How do you manage it? Dito ho kasi nagpa-construct ko yung father ko po nito pong part nung sa office po na to. Yung kabilang side ho kasi nito sa production na ho eh. So pagdating dun sa technical side na yun, siya ho yung brains ho doon, pero bale production area ho kasi namin ho ito. So hindi ho kasi ito lalo na din sa kabilang side po, wala na hong araw ho doon, hindi na ho siya nakatikim nung araw po. And then yun, may mga alcohol and Brix meters lang din ho kaming ginagamit para ma-check lang ho yung feeding ho before i-bottle ho talaga yung product ko. So dyan sa bottle nyo, yung magamit kayo ng cork? Ito po, hindi po siya yung traditional na cork. Mahal ho kasi. Yung gamit ko namin dito is cap, formerly ganitong screw type na cap. Pero may parang plastic stopper or plastic na cork po siya. Supposedly, kung hindi ho nagka-pandemic, yung ibang cup na ho yung gagamitin eh, yung silicone naman na ho siya na integrated na ho siya sa cup na seal. Pero medyo naapektuhan ho talaga yung plans namin sa pag-upgrade nung... Ganong karami naman, Jay, ganong karami naman ang napoproduce nyo in a year? In a year na po, bottles. Kaya ho namin mag-bottle nung thousands po. Ang important ho kasi namin is makapag-store, makapag-produce ho kami nung... makapag-ferment ho kami ng mga batch. For example po sa Rosel, meron ho kami from last year po, may 10 drums ho kami.
So equivalent po yun to 2,000 na bottles po. Meron din pa ho kaming from 2019 po na 5 drums na remaining. Yun, at least 500. From 2018 ho kasi to 2017 to 2019, gradually ho nag-scale up ho kasi yung mga orders eh. Nagkataon lang ho last year, dun ho kami nagkaroon ng roadblock na halos nag-stop ho talaga yung orders. So may inventory pa rin po. Ang hindi lang ho kasi namin ginagawa is nagsastock nung bottles na raw. So kung meron ho kaming stock ng mga bottles, nagbabottle na ho kami ng product and then the rest naka-store na lang ho muna sa drums. So yun, the most ho sa isang order, may 600 ho na order from Congress ho, 600 ho yata. Na-fulfill naman ho namin within 2 weeks kasi nag-order lang ho kami ng bottles from Manila. Pagdating dito, bottle and label na po kami. So kaya naman ho mag-bottle ng marami pagka may order po. Curious lang ako, pagdating po sa taste kasi di ba meron tayong grapes wine, strawberry wine, Chico wine, ang hibiscus wine, ano po ang lasa? Imagine na lang namin. na-feature ho nito ni, o kung okay lang ho sabihin yung show from other Sige network po. No problem po. Sa Pinasarap, ayun si Cara David. Cara David. Ayun, finiture din ho, nagpunta ho sila dito para sa Rosel din po para sa hibiscus. Unfortunately, hindi ho season ng hibiscus nung time na yon, so finiture ho nila yung kamote and mangoes. Pero yun, sinample din po nila yung Rosel. So parang cranberries ho yung lasa. So may tang, may sweetness po, may tang. And then si Rosel din po kasi isa, kung sa Manila po, siya po yung bestseller ho talaga namin sa Manila. Sa Zambales po kasi three-way po eh, yung mango, yung Rosel, minsan ho si Bignay, minsan ho si Duhat. Pero pagdating ho sa Manila, yung mga first time customers, kahit hindi na ho kami magpa-sample ng product, parang over the years may mga ilang regular ho kaming clients from Manila na alam na yung Rosel po eh. Ayan. Sir Jake, maraming salamat po sa pag-share nyo sa amin. Actually, marami pa akong tanong tungkol sa hibiscus kasi medyo nako-confuse pa talaga ako dun sa gumamela. hindi ko pa siya sa utak ko. Pero habang pinapaliwanag nga ni Sir Jake, medyo naliliwanagan ako. Kaya baka, Sir Jake, minsan message pa kita tungkol sa hibiscus. Dahil nga, naguguluhan pa ako sa gumamela. Pero ito, gumamela ay kasama po sa family ng hibiscus. Amy! Yes po! Amy, pasya na natin pag nawalan pandemya. Interviewin uli natin sila, di ba? Yes po. Alam nyo ba yung isa nating intern taga Zambales? Eh baka makasama pa natin yan pag lumibot po tayo. Okay. Po. Sir Jake, maraming salamat po at hopefully sir magtuloy-tuloy ang inyong business at ito nga yung mga bagong programa po para sa mga shipping delivery ay makadagdag po ng tulong sa inyong negosyo. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Ayan. At nagtatapos na po ang ating episode ngayon tungkol po sa hibiscus. Sana nga sa ating mga kababayan ay patuloy po nilang masuportahan ang ating mga kababayan po na merong ganito na negosyo, mga value-added products. Kasi malaking tulong po dun sa farmer and then dun sa mga nagpipinance po ng farm. Para lahat po tayo ay gumagalaw, di ba? So maraming salamat po na despite the pandemic, kailangan na meron tayong unity. Yan ang dapat natin. Tandaan, magkaisa po tayo. Maraming salamat ka, Sendo and Doc Sosi. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.